Hello mga Ragnarok fans! In today's video, gagawa ko ng top 10 big mistakes when it comes to character building. Yung paano mo binibuild yung character mo. Pero actually, hindi ko alam kung 10 siya. So mamaya, bibilangin ko pa kung top 10 nga ba siya. So gagawin ko to kasi natatawa ko sa mga groups. Kunyari yung Ragnarok Origins, yung Philippines na group. Dami doon kapag magtatanong kayo, sasagutin ka ng mga bugok. Bukod sa bugok na admin. Ah, joke lang. Hindi pala, joke lang. So, yung mga sumasagot-sagot doon sa mga comments mo, mali-mali yung sinasabi. So, dapat mag-ingat ka sa mga sinusunod mo doon na build. Okay, kaya dito, in today's video, nagawa ko ng discussion about that para at least alam mo paano mo i-adjust yung sarili mong build. Kasi kung may ginagaya ka lang lagi, medyo mahirapan ka kasi may mga gamit siya na wala ka and may mga gamit kang meron ka na wala siya. So technically medyo malabo na magkakaparehas kayo lagi ng stats. Pero alam mo yung gagawin mo, ano yung target mo, kaya mo yung diskartehan sa sarili mo, okay? So the first one muna is yung ano, yung sa detailed na stats mo, yung substat tsaka quasi stats. Ano yung mga relationship no mga stats na to. So una sa offense muna, okay, dapat yung ano P attack and M attack mo dapat balance lang yan sa yung ano physical and magical damage. So depende kung ano ka, physical or magical user. So hindi ka pwedeng mag-focus lang na mag-focus sa ano, P attack mo or M attack mo and papabayaan mo yung ano mo, itong percentage mo rito sa baba, itong P damage or M damage. So ibabalance mo dapat lagi yung dalawang yan and then haluan mo na siya ng damage bonus mo dito, okay? PvE or PvP. Kasi kung dito pa lang mababa ka na itong substats mo and quasi stats mo, and then, mataas nga yung mga special stats mo dito, mga modifiers mo ng attack. Wala pa rin kwenta yon. So, it's the same principle with, kunyari, magpapakunat ka. So, hindi pwedeng puro ka lang ano dito, physical and magical damage reduction. And then, ang baba pala ng PDEF tsaka MDEF mo. Or yung common mistake ng iba. So, kunyari, sumasali sila sa mga high level na dungeon and nawa-one-hit sila. Sabihin kagad nila, kulang pa ako sa ano, PvE damage reduction. Sabi nila, dapat daw ano yan, 4,000, 5,000. Kunyari, kagaya ng mga heavy spender, mga whale. So, mali yun, Brad. So, ako, kaya na ito mag, ano, Nightmare Temple, Hell version, mag-support doon. Kahit nasa 3-3 lang yung aking damage reduction during PvE. Kasi, meron akong decent na PDEF, MDEF, tsaka decent or mataas na physical and magical damage reduction. And tong dalawang to, tong substat and quasi stats ko dito, papatungan pa yan na yung mga special stats na especially yung mga reductions versus racial and elemental. Ngayon, dito na tayo guys sa ano, special stats kasi dito madaming nagkakamali. Diba? Minsan sa mga groups may mga nagko-comment. Okay yan, basta ano, double tara frag card. Double tara frag card. Anin mo yun. Diba? So pag pinagpatong mo yun, tapos sabi pa nung bugok na isa, is dapat daw max promoted na double tara frag card. So, papalo ng 40% plus yung ano mo, reductions mo versus Dema Human. Walang kwenta yun, okay? Kasi karamihan dito sa special stat, especially itong mga reductions versus size and racial na mga ganyan and even yung mga elemental is ano yan, may tinatawag yan na diminishing effect. So kapag iplaplat mo yan sa graph, damage multiplier mo ng racial or size versus sa percentage kung gaano mo siya itataas, ang magpapakita doon is isang curve linear, okay, na output na linya. Which is yung curve linear, malamang di alam ayun yung mga bugok na F2P eh, di ba? Kasi karamihan kasi sa mga F2P or maski yung mga manginan-nginan dyan na spender na hindi marunong mag-build ng kanilang karakter. Di ba? Ano yan? Galing sa Mobile Legends, di na alam yung ginagawa talaga nila.
Basta ang point ko doon, hindi ka pwede dito sumobra ng sumobra. Okay, na sa tingin ko, ang sweet spot dapat ng mga ganito, reduction versus DMI human medium is around 25% to 30%, di ba? Kahit nga at least above 20% lang, okay na yun. Basta siguro hindi ka susobra na masyado sa 30%. Kasi nga, hindi na ka na masusulit yung stats mo, okay? Kasi nga, itong mga reductions mo na to, de may human, medium, di ba kukunin mo yan sa mga costume, sa mga card? Eh kung sumusobra ka na, di ba? Pwede mo sanang palitan yung mga costumes mo na yon or yung mga card mo na yon ng ibang klase ng card kung saan matataasin niya yung iba mong damage multiplier dito. Kunyari, P damage, M damage, P attack, M attack. Or kung nagpapakunat ka naman, di ba? Pwede kang mag-invest on ano, physical and magical damage reductions or yung mga elemental, di ba? Tulad ng isang ano, yung isang pa-famous na YouTuber dati. Pinagyabang pa niya, meron akong ano dito, damage versus DMI human, 40% plus, di ba? Proud na proud pa siyang ibida yon. Kung di ka ba naman bugok, di ba? Hindi yan magmamatter. So kunyari, 30% versus 40%, ang tanong doon is, mas madami bang mare-reduce? Kunyari, reductions yung usapan, mas madami bang mare-reduce yung 40% versus 30%? Or kunyari, damage naman yung usapan, mas madami ka bang madadamage? Kunyari, 30% DMI human versus 40% DMI human. The answer is yes, pero yung difference nung dalawa is hindi na ganun kalaki. Doon pumapasok yung tinatawag na diminishing effect. Dahil nga hindi na siya ganun kalaki, supposed to be dapat yung ibang slot mo, yung ibang cards mo, yung ibang equipments mo, dapat ina-allocate mo na yan sa ibang klaseng damage multiplier or pambatas ng damage mo, di ba? And ganun din dito guys sa mga elemental resistances. So may mga ano rin dito, hindi magmamatter yung mga ganyan, mga 50% plus, 40% plus. Wala na ganong impact yan. Actually kahit mga 20% plus lang okay na yon, di ba? Masaya ka na dapat nun. So ito yung mga continuously na dapat binabalance mo ng binabalance sa build mo. And then, etong mga resistances mo dito is, kunyari, i-compare mo siya sa resistances nung mga kunyari, yung mga pang-convert mo talaga ng resistance, kunyari, yung mga ganyan, poison, yan, yung mga argyop card, or ba't pala ako tumitingin dito, meron naman dito, ayan, yung mga cards dito. So, mas malaki yung epekto nung mga nandito, di ba? Kapag eto mismo yung mga ginamit mo, kesa yung mga resistances na nandoon. Kasi ito, i-convert niya mismo yung armor mo into certain element. And kapag na-convert yung armor mo into certain element, eh talagang manghihina yung ibang elemental na babanat sa'yo. Depende. Ito yung elemental table niya. Okay? Kaya nga, madaming mga heavy spender or mga wills na nagbibuild sila ng class na hindi masyadong reliant yung kanilang damage output on certain elements. Kunyari, di ba, bakit mas madaming RK sa ngayon kesa sa mga mechanics? Ay mga mechanics, malakas naman yung pang burst nila. In fact, madami saan nila nagtatap, di ba, during mga time and space. Kasi mga rune knight, ang pambawas talaga nila is mga overwhelming na damage output ng kanilang P attack and yung mga physical damage nila. Meanwhile, yung mga mechanics, yung mga nakikita kong build is masyadong reliant sa fire attribute na pag ginamitan mo ng pasana card. Kapag ginamitan mo ng ganyan, talagang manghihina yon. The same goes with some Scene X dati in the past. Kapag ginamitan mo ng ganito, manghihina na yung bawas nila. Diba? Kasi nga, mga poison attribute, yung iba nilang mga, or karamihan nilang mga skills. Ganon din dati yung mga sage na mga bolter type, na usually yung healing nila dati is yung mga ano, lightning bolt, which is I believe wind attribute ata yon, na pag ginamitan mo ng dokebi card, wala na, finish na. Okay, so ngayon depende kung ano yung kulang mo dito sa yung substat, quasi stats, tsaka special. Doon mo na ngayon ibabalance yung mga costumes mo, yung mga cards na ginagamit mo, and then yung mga enchants mo na din, and yung mga set effect mo dito, di ba?
Number two na big mistake na ginagawa din ng madaming player, especially ng mga F2P, is ito yung sinabi ko na dati pa, yung feathers. Kung saan, pinipilit nila, na kunyari mga F2P dati, pinipilit nila na mag full orange dito. Dati, ayaw nila mag purple kasi full orange yun daw yung nakita nila, di ba, sa mga pinapanood nila. So, kalokohan yun, dapat pag F2P ka dito, dapat ang approach mo is progressive base, okay? Mag-start ka sa mababa yung kaya mong i-upgrade until nagpa-patch yung laro and binibigyan ka nila ng madaming resources pang upgrade, kunyari ng mga orange. Doon ka magpapalit, di ba? Kunyari, ako ngayon, ito yung ano ko, setup ko, kunyari sa attack. So, nilagyan ko na siya ng mixed feather kasi nga, bigla-bigla na silang nagbibigay ng mga events or mga contents kung saan makakuha na ng ganito. And then, dati mga purples lang din yung mga dito ko, pero naglagay na ako ng mga ganito. Kasi nga, yun nga, may mga events na, di ba? Kung saan makakuha tayo ng ganito. The same goes with my defense setup dito. So, bakit pinupush ko na sila into higher tier bonus? Kasi nga, continuously, nakakuha na tayo ng mga ganito. Okay? Ngayon, once na ano, mas magbigay pa sila ng mga mixed feathers in the future na orange. Eto, pwede natin nung palitan ng mixed feather, di ba? Especially during PvP. Maski itong mga ganito, yan, yung mga ganyan, pwede mo nang palitan yan. So, kumbaga, i-upgrade mo nang dahan-dahan yung karakter mo. And maski ito, so tinanong to sa akin recently, bakit daw ito yung gamit ko? Kanyari, nagpapakunat ako, bakit hindi yung nandito? Statue shop, ito yung mixed feather, bakit daw hindi ito? Kasi mas maganda nga naman to pampakunat. Kasi makikita mo yan, oh, 90 feathers yung kailangan nito. Diba? Medyo mahal siya. Actually, mas mahal pa nga siya kesa dito sa sky, tsaka sa terra. Pwede yan, actually gagawin ko talaga yan, pero siyempre, i-max upgrade ko muna to yung sky and terra ko. Once na nag-max upgrade na yan, next progression na ng feather ko is eto, papalitan ko na ng mga ganong klase ng mixed feather pa isa-isa. Pupush ko siya sa tier 10 and then ito naman yung papalitan ko. Pupush ko siya sa tier 10, then after ko matapos tong mga to, pupunta naman ako sa defense. Ito naman yung mapapalitan ko, diba? Ganun lang yung progression dyan. The same goes with spender, dapat ganun din yung progression nyo. So depende kung paano ka mag top up or kung gaano ka kagrabe mag top up. Di ba pwedeng mag jump lagi sa feather maski nagtatop up ka kung hindi mo naman siya kayang i-upgrade. Number 3 na big mistake na ginagawa din is yung sa Shigil tablet. So dito kung nasa older servers ka, by now at least puro purple Shigil na yung mga ginagamit mo. Dapat wala ka ng blue, okay? And dati, pinauso or may nagpauso na okay lang daw na mag-blue-blue ka. Kunyari, may suot kang ganito, may PvP damage reduction, and then, bibili ka pa nung isa pang kulay blue na ganito, which is, technically, parehas naman sila ng effect, magkaiba ng kulay. So, ginaya yon na madaming mga F2P. So, ang naging ending, naging bugok yung mga karakter nila. So, dapat palitan mo na yon. Dapat iba-ibang Shigil yan. And most especially yung nangyayari din sa mga spender ngayon. Eh, maski F2P, ganun din ginagawa nila eh. Is, nag-insert sila ng mga ano, maganyan, mga orange Shigil. Na, low upgrade pa lang sila. Kunyari, DPS. Mga ambisyosong F2P na ginagamit na nila, kunyari yung mga Berserk or yung mga Bloodlust na yan or yung iba nga, kunyari nakachamba ng Red Shigil, uy pwede na to, pero hindi naman nila ma-upgrade ang ending, di ba? Butaw pa rin yung karakter mo, walang kwenta yan kapag hindi mo ma-upgrade yan. Kunyari ako, so yes, mag-upgrade din ako in the future, pero nire-ready ko lang siya paunti-unti. Kunyari eto, yan o, level 13 na. Ang tanong, ipapasok ko na ba to? Hindi pa, kasi una-una, pag pinasok ko to, mababawasan yung aking overall physical and magical damage reduction tsaka HP. And second, diba, yung effect na to is walang-wala pa to compared sa effect nung ano, eto yung level 4 na, or I should say eto pala, yung level 4 na Braveheart.
So pwede ko 'yan ipasok kapag at least ano na to, siguro mga level ano na siya. Level 3 ba 'yun? Ito, upgraded to 24 and courage blessing level 3. Siguro diyan na siya pwedeng ipasok. The same goes with this floating protection. And number 4 din na issue is yung mga pet, 'di ba? Kung anong pet yung dinadala during PvP. Kasi S-pet daw kasi. Guys, walang kwenta yung S-pet mo na yan kung mababatir niya. Dapat binabasa nyo ito eh. Yung anyang promotion preview and especially yan yung mga tier 3, tier 5, tier 8. And kapag binasa mo talaga yan and naiintindihan mo, malalaman mo dyan na magaganda lang yung effects niya during PvP kapag usually tier 8 and tier 10. Doon mo sila mararamdaman yung kanilang talagang ambag sa'yo. Especially yung mga nandito, 'di ba? Importante rin yung mga nandito na mga effects nila, okay? Ayan no, yung mga debuffs na kanyan. Na pag hindi mo na-unlock 'yan, wala ding kwenta na sinasalpak nyo sila during ano, PvP. Maski yung mga tuwang-tuwa eh nakakuha ko na ano. Anastasia B, Rocker Bully tier 1, no? Pinasok excited ipasok sa PvP, walang kwenta yung mga 'yan. Wala silang ambag. Mas maganda pa mag-post ka na lang sa mga ganito and max tier sila and sila yung ipasok mo sa PvP, okay? Huwag mong gayahin yung mga spender na pinapasok nila yung mga S-pet nila kasi nga, eh max tier or high tier yung mga S-pet ng mga yan eh. Di ba? Hindi naman kayo parehas ng tier level ng pet eh. Number 5 na big mistake na nangyari lang to recently sa Nexus Engine naman. Again, mga F2P excited na gumamit, 'di ba, ng type D or type E na module na hindi naman nila ma-upgrade. So, ako tinetesting ko 'to nung nakaraan, bumili ako ng mga type E na modules and tinetesting ko siya or tinitingnan ko siya kung kunyari ito, level 6 na no, 150 na PvP damage reduction. And then, kunyari kumuha ako ng type E na module. Ilang upgrade dapat para mapantayan niya to eh nakita ko doon na medyo malaki-laking upgrade din pero ang pinaka-point kasi dito is eto yung special effect na pag na tier 10 mo sila sobrang laki nung difference ng tier 2 versus tier 3 ayan o parang 4% ayan o biglang maging 8% eto naman kunyari ayan o from 4% ganun ulit maging 8%. Another example, ito, ayan o, from 3%, biglang madodoble into 6%, di ba? And lastly, kunyari, ito, from 4% na restoration, biglang magiging 8%, di ba? Sobrang lala nung difference. Kapag dumating ka sa point na ma-max level mo sila or max upgrade. Meanwhile, kapag gumamit ka ng tier, ano, E or tier D, eh medyo magtitis ka muna sa level 1 or level 2 na mga special effect. Which is, di ganun kaganda, okay? And kahit gumamit ka ng ano, tier D or tier E, saan mo ba makukuha yung mga pang-upgrade dyan? Diba? Makukuha mo siya dito, which is 150 tsaka 400. Saan ka kukuha ng ganyan, di ba? Etong tier B tsaka tier C, every week mo mabibili yan eh, sa Diamond Shop dito. Ayan, yung dalawang to. And bukod pa yan sa mga bibilhin mo, or kapag nagpa-participate ka sa mga guild events, okay? So eventually, mamamax upgrade mo tong mga to and then syempre magkakaroon ka na ng ano sobra-sobra, 'di ba? Na mga ganto or ganyan. Eh yung mga sobra-sobra na ganyan, pwede mo na yan gamitin. 'Di ba? Pangbili ng mga nandito sa Nexus Shop. Ayan yung type D tsaka type E na yan. Kaya ang ending ulit sa madaming F2P ngayon, tuwang-tuwa, meron silang 5 talents. Yun para puro ampaw or puro butaw yung mga stats nila sa nilang modules. Kaya ang mababa na nga nilang mga combat power, di ba? And last na big mistake na napapansin ko is kapag F2P ka, is huwag kang magtitipid sa title. Kasi sobrang laki ng tulong sa'yo yan, especially during PvP or kunyari, active kang mag-participate sa PvP. Huwag mong gayahin yung mga spender na nagtitipid sa title kasi ganun din. Mga spender sila, nagtatop up din mga yan, malaki na yung tinatop up nila. Therefore, kahit malit yung title nila,
mataas na yung kanilang mga substats, quasi stats, and special stats for PvP. So technically, yung mga spender yung mga nagpapanggap lang na kunyari low title. Pero ganun din eh, malaki pa rin yung tinap up nila, therefore may palag pa rin sila sa mga PvP. Pero for some reason, di ba, doon nang gagaling yung pride nila. For some reason na hindi ko magets. Na ikaw na F2P, dapat, di ba, huwag kang magtipid, huwag mo silang gayahin. And that's it for today's video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.